Hello guys, what's up? So this is Kuya Ace of Lakbay ni Alas. So guys, alam ko kung bakit kayo nandito ngayon kasi gusto niyong matuto or curious kayo about sa business na quail farming or yung pagpupugo. Guys, kindly subscribe and like this channel para mas madami pa akong mga informations na ma-share sa inyo regarding sa quail business. Mga experiences ko sa pagpupugo, kung paano ba ang tamang pag-aalaga, kung paano ba ang tamang pagpaparami ng itlog, at syempre kung paano ba natin ma-market yung mga itlog na naiproduce natin. Ayun nga guys, so pandemic ngayon. Alam naman natin na pandemic ngayon at kahit na ano pang business yung pasukin natin is maapektuhan talaga. Kasi andyan yung mga restrictions, di ba? Bawal lumabas yung mga tao, bawal pumunta sa ganito, bawal pumunta sa ganyan, especially yung mga bata, yung mga estudyante. Lahat sila nasa online class. Eh, ang number one na source ng income ng mga magpupugo eh, syempre, yung mga street vendors natin. Ang mga street vendors, yung mga dakilang street vendors natin, especially yung mga nagtitinda ng kwek-kwek. Kaya guys, bago nyo talaga pasukin itong quail farming business, dapat ready talaga kayo. Dapat pinag-aralan nyo munang mabuti kung ano ba yung mga tamang proseso ng pag-aalaga. Okay? Guys, so kung napanood nyo yung unang video ko regarding sa pagpupugo, diniscuss ko doon yung para sa akin yung anim na pinaka-importanting bagay, especially yung number one, yung location. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung bakit ba mahalaga ang pagpili ng tamang location sa pagpupugo. Kasi common question na nakukuha ko sa mga kaibigan ko or sa mga interesado is, mabaho ba daw yung ipot ng pugo? Guys, sa totoo lang, oo, meron siyang amoy. Kaya dapat, pipiliin mo kung saan area or location mo ilalagay yung pugo mo para, number one, walang maapektuhan ng mga kapitbahay, walang magre-reklamo sa'yo. Ganun din, sa pagpili ng location ng pagpupugo, dapat ilalagay mo na madali mong mapupuntahan yung farm mo. Yung kapag magpapakain, magpapainom, mag-harvest ka ng mga itlog, madali mo siyang mapupuntahan, hindi yung babiyahe ka pa o maglalakad ka pa ng ilang kilometro para lang mapuntahan yung farm mo. Ayun nga guys, ang pagpili ng tamang area or location na paglalagyan mo ng iyong quail farm ay napaka-importante. Kasi yung mga waste, syempre yung mga nakokollect nating ipot ng pugo everyday, mabaho yan. Especially kapag lumipas na yung mga araw, lalo siyang bumabaho. So dapat, meron kang area, proper area na pagdadalhan, pagtatapunan mo ng mga dumi para syempre yung mga kapitbahay mo hindi magrereklamo sa'yo. Tapos, dapat yung area ng iyong farm, eh, hindi ganun kadikit sa mga bahay. Kasi, yun na nga, kapag sumimoy or sumamyo yung amoy ng ipot, possible na maireklamo ka ng mga kapitbahay mo, lalo na kung hindi mo sila kasundo talaga. And, ito pang proper disposal ng waste ng mga pugo, totoong kahit anong klase naman ng dumi ng hayop is magkakaroon ng uod and hindi mo gusto na makita yun sa tabi ng bahay mo. Kaya dapat either gumawa ka ng isang compost pit para doon siya talaga itapon and then may cover para safe sa mga dumadaan, o kaya naman meron kang isang malawak na lupa na pwede mong doon ipunin yung mga dumi. At kahit pa umamoy yun, eh, walang magre-reklamo kasi walang mga bahay doon. Hindi siya residential area. Pwedeng sa gubat kung ang lupa ay pagmamay-ari nyo. Or, yung talaga, ang pinakamaganda is magpahukay kayo. Kasi, pag nag-apply din kayo ng permit, ng environmental permit, nagre-require din sila na ang mga puguan or kahit anong business regarding sa agribusiness ay kailangan merong proper waste disposal. Guys, add ko na rin sa pagtatayo ng building for 1,000 heads, since location din naman yung pinag-uusapan natin. Ang sukat kasi ng isang cage na good for 1,000 heads is nasa 10 feet or 3 meters. So kailangan at least man lang yung sukat ng area mo, ng building mo, is nasa 5 meters by 5 meters man lang para at least makakaikot ka sa paligid ng cage mo. Especially kapag magpapakain ka, magpapatuka. At ayun, syempre guys, yung kapag nililinis mo na, kapag nililinis na yung mga dumi or waste,
guys, importante talaga ang pagpili ng location, especially ang isang quail farm nagre-require yan ng supply ng tubig at saka supply ng kuryente. Kung yung area mo is, oo, nakapili ka na malayo, may maganda kang mapagdadalhan ng mga dumi, walang magre-reklamo, pagkatapos wala naman palang linya ng tubig at kuryente. So, mahihirapan ka kasi ang mga pugo ay dependent sa tubig. Kailangan hindi sila nauubusan ng tubig at syempre sa gabi, kailangan may ilaw rin sila. Sa paglilinis ng mga waste or manure ng pugo, kailangan guys makakagalaw kayo ng maayos dun sa area ng puguan nyo. Para walang hassle. And para sa akin, ang gamit ko kasi sa paligid ng aking puguan o ng mismong building is yung mga net, yung mga maliliit ang butas na net na hindi makakapasok ang langaw. Ang langaw guys, hindi natin yan maiiwasan. Especially kasi nga may mga ipot na naiipon sa loob ng puguan. Ang strategy yung ginawa ko is gumamit ako ng maliliit na net para makakapasok yung hangin at the same time hindi naman makakapasok yung langaw. Kaya sa pagpili ng paglalagyan mo ng building, dapat talaga isa sa alang-alang mo yung proper ventilation nung mismong building mo. Kasi kapag sobrang init doon sa loob ng puguan, prone na ma-stress, ma-heat stroke yung mga pugo. And then kapag like December or yung mga malalamig na season, importante naman na maglagay tayo ng trapal. Kung makikita nyo dun sa likod, yung mga kulay blue, yun yung trapal na ginagamit ko, especially kapag December, ibinababa ko lang yan kapag malamig ang panahon. Kasi nga, pag sobrang lamig ng panahon, factor din yun sa egg production. At i-discuss natin yan sa mga susunod ko pang mga videos. Guys, huwag kayong mag-alala kasi mas madami pa akong i-discuss sa mga susunod kong videos. Iniisa-isa ko lang, since na-discuss ko na ngayon yung importance ng pagpili ng location, ang magiging sunod nating topic is magkano ba ang budget for 1,000 heads ng quail? Ano ba yung mga factor na kailangan mong bayaran? Ano yung mga importanteng dapat mong alalahanin kapag mag-start ka na ng 1,000 heads ng quail? Kasi yan yung mga common question din na nakukuha ko. Kaya iniisa-isa ko para mas mahimay natin, mas maintindihan ninyo, at mas mapag-aralan nyo kung ano ba talaga yung proper na mga kailangan kapag mag-start tayo ng quail farming. Guys, kung natutuwa at natututo kayo sa mga videos na ina-upload ko, kindly support my channel by subscribing and pa-like na rin, pa-share na rin ng mga videos ko para yung mga aspiring na mga magpupugo na gusto ring matuto is matuto sa channel ko. And guys, bago ako magpaalam sa video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na huwag niyong pagdududahan yung sarili nyo. Never stop dreaming, never stop believing kasi hindi mo alam kung saan ka dadalhin ng mga pagsisikap mo. And again, this is Kuya Ace of Lakbay ni Alas, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang araw.